Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga simbolo sa mapa. Ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay isang larawan o papel ng isang lugar na maaaring kabuuan o bahagi lamang ang nagpapakitang pisikal na katangian ng isang lungsod, kabisera, mga daan at iba pa. Ang mapa ay gumagamit ng iba't ibang simbolo upang kumatawan sa mga bagay. Nagtuturo ito ng eksaktong kinilalagyan ng isang lugar o puok. Bago pa man naimbento ang mapa, ang mga tao ay gumagawa na ng sariling simbolo upang magamit nila sa pagtunto ng isang lugar. Ang mga simbolong ito o panandang ito ay ginamit sa aktual na mapa ay may kahulugan. Mahalagang maintindihan ang kahulugan ng bawat simbolong ginagamit sa mapa upang mas mapadali ang paghahanap sa lugar na gustong makita o mapuntahan. Tingnan ang hanay ng mga simbolo o kahulugan na maaaring makita sa isang mapa. Ang mga simbolong ito ay maaaring nagpapahayag ng isang anyong lupa, anyong tubig, gusali at iba pa. Burol. Ano nga ba ang burol? Ang burol ay isang anyong lupa na lumalagpas sa taas na pumapalibot ng kalupaan sa isang limitadong sukat lamang. Kadalasang may natatanging tuktok, bagaman sa ibang lugar na may ungos, maaaring tumukoy ang isang partikular na seksyon ng dalusdos ng ungos na walang malinaw na tuktok. Tinatawag itong punso, ang maliit na burol. Narito ang simbolo at kahulugan ng burol. Sunod naman ay ang lawa. Ang lawa ay isang anyong tubig na pinapalibutan ng lupain. Karamihan sa mga lawa sa daigdig ay tubig tabang at halos lahat ay matatagpuan sa hilagang hemispero. Tinatawag namang mga panloob na dagat ang malalaking lawa. Narito naman ang kahulugan at simbolo ng lawa. Ngayon ay bulkan. Ano nga ba ang bulkan? Ang bulkan ay isang bundok sa daigdig kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kaikalilima ng daigdig. May dalawang uri ng bulkan. Ang una ay ang tinatawag na tahimik kung saan matagal na itong hindi sumasabog katulad ng bulkang Makiling na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. At ang ikalawang uri naman ay ang aktibo kung saan maaari itong sumabog anumang oras. Mapanganib ang ganitong bulkan, katulad na lamang ng bulkang Taal. Narito ang simbolo at kahulugan ng bulkan. Sunod naman ay bulubundukin. Ang bulubundukin ay mataas at matarik na bundok na magkakadikit o magkakasunod-sunod. Narito ang simbolo at ang kahulugan ng bulubundukin. Sumunod naman ay ang talampas. Ano nga ba ang talampas? Ang talampas ay isang patag na anyong lupa. Ang kaibahan nito sa lambak ay nakalatag ito sa isang mataas na lugar. Narito ang simbolo at ang kahulugan ng talampas. Sumunod naman ay ang talon. Ang talon ay isang mga daloy ng tubig o ang talon ay mga daloy ng tubig mula sa isang mataas hanggang sa mababang bahagi ng isang puok. Nabubuo ang mga ito kapag dumadaloy ang tubig sa isang lugar na may matitigas na mga batuhan patungo sa mas mabubuwag o mahihinang uri ng lupa, yelo o bato. Dito sa atin, ang isang halimbawa ay ang talon ng pagsanghan. Narito ang kahulugan at simbolo ng talon.
Sumunod naman ay ang ilog. Ang ilog ay isang mahaba at makipot na anyong tubig na umaangos patungong dagat. Nagmula ito sa maliit na sapa o itaas ng bundok o burol. Narito ang kahulugan at simbolo ng ilog. Sumunod naman, kabahayan. Ang salitang kabahayan ay tumutukoy sa kumpol ng mga tahanan o helera ng mga bahay na bumubuo sa isang komunidad. Narito ang simbolo at ang kahulugan ng kabahayan. Sumunod naman, gubat. Ang mga gubat o kagubatan ay isang lugar na may malalaking bilang ng mga puno. Ang gubat ay isang lugar na tinitirhan ng mga hayop at dito rin nakikita ang iba't ibang panguri mga halaman at iba't ibang mga likas na yaman. Narito ang kahulugan at ang simbolo ng kagubatan. Sumunod naman ay ang ospital. Ang ospital ay tinutukoy din bilang sentro ng medikal. Ito ay isang institusyon ng pangangalaga sa kalusugan na nagbibigay ng paggamot sa pasyente sa dalubhasang medikal at kawaninang pag-aalaga at kagamitan sa medikal. Narito ang simbolo ng ospital. Kapag nakakita kayo ng ganito, ang ibig sabihin, kayo ay nasa may ospital or nasa ospital. Ang sumunod naman ay ang simbahan. Ayan. Sa biblical na kahulugan, ang simbahan ay nangangahulugan ng mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon ng sama-sama. Ngunit kalimitan ng pagka nakarinig tayo ng salitang simbahan, agad nating maiisip na ito ay isang gusali, kung saan nagsasama-sama ang mga taong may iisang pananampalataya. Narito ang kahulugan at simbolo na makikita natin sa mapa kapag ito ay may simbahan. Sumunod ay ang paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ng mga estudyante o mag-aaral upang magkaroon sila ng maraming kaalaman. Ang paaralan ang tinaguri ang pangalawang tahanan ng mga bata dahil araw-araw silang nandito upang matuto. Ito ang simbolo ng paaralan. Okay, so, pero ngayong pandemya, wala tayong magagawa kung hindi manatili sa ating tahanan. Okay. Sumunod ay ang karagatan. Ang karagatan ay ang pangunahing bahagi ng anyong tubig at prinsipal na bahagi ng kalawakan ng tubig o hidrospera. Ang halimbawa ng mga karagatan ay ang karagatang Pasipiko, karagatang Atlantiko, karagatang Indiano at katimugang karagatan. Narito ang kahulugan at simbolo ng karagatan. At ang huli ay ang bundok. Ang bundok ay isang pagtaas ng lupa sa daigdig. May matatarik na bahagi at hamak na mas mataas ito kaysa sa burol. Ang halimbawa nito ay ang bundok Banahaw. Narito ang simbolo ng bundok. Ayan, so sana'y naintindihan nyo ang ating aralin. Ngayon, para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, ibigay ang kahulugan ng mga simbolong karaniwang ginagamit sa mapa. Ayan, so meron tayong limang bilang. Ano kaya ang simbolo o ang kahulugan ng simbolo na nakikita natin sa unang bilang? Tingnan natin ang sagot. Bundok. Ikalawang bilang. Lawa. Ikatlong bilang, simbahan. Ikaapat na bilang, talon. At ang ikalimang bilang,
talampas. Ngayon, tingnan natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Hahanapin sa hanay ba ang mga kahulugan ng simbolo na nasa hanay A. Isulat lamang ang letra ng sagot sa inyong sagotang papel. Ngunit sa atin, ito ay ating ipagduduktong-duktong. Okay, para sa hanay A, ang simbolong ito ay nagpapakita ng letrang B, lawa. Kalawang bilang, letrang A, burol. Katlong bilang, letrang D, ospital. Ikaapat na bilang, letrang E, ilog. At ang ikalimang bilang, letrang C, kabahayan. Mahusay mga bata! Sana mayroon kayo natutuhan. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang bukas muli, paalam mga bata!